against the enemy. Father, source and giver of life, we lift our hearts and voices to you. Help us to build a society that truly shows us life in all situations. Let our response be, Lord, heal our pain. For those experiencing pain and anguish because of violence and crime, Lord, heal our pain. For perpetrators and victims of atrocities, who both struggle with anger and hatred, Lord, heal our pain. For our broken world, exchanged by the desire for balance, Lord, heal our pain. For our wounded society, misled by the illusions that one must take life in order to defend him. Lord, let us say together, help us to make peace. Help us to make peace. For our country tempted to accept violent revenge. Help us to make peace. For the convictions to recognize and uphold the dignity of all people. Help us to make peace. For the wisdom to see poverty, injustice, and lack of education and employment opportunities as likely causes of criminality. For guidance and compassion, addressing the pain of both victims and perpetrators of wrongdoing. For the fortitude to find solutions that protect the dignity of all people and bring about true reconciliation. For the inspiration to renew society on the basis of love and restorative justice. Let us pray. Father of compassion, you let your rain fall on the just and the unjust. Give us a heart like yours so that we may love as you love, even those who have caused us pain. There is in our land a cry for vengeance and a will to kill off veterans and kill offenders, but disguised as a call for justice. Let true and lasting justice spring forth. Jesus, our brother, you suffered execution in the hands of the powerful, but you did not let hatred overcome you. Help us to reach out to the claims of violence, so that our enduring love may help heal their wounds. Holy Spirit, Lord and Giver of life, you strengthen us in the struggle for justice. Help us to work tirelessly against state-sanctioned wealth and to renew society through justice, love and respect, so that violence will cease and peace may prevail. Amen. O Mary, Mother of life, protect the Filipino people from the forces of death. San Lorenzo Luis, San Pedro Alonso, St. Paul the First Heavens, San Martin de Forest. Let's all rise. Grant that your faithful, O Lord, whom you nourish and endure with life through the food of your word and heavenly sacrament, may so benefit from your beloved Son's grace that we may merit an eternal share in his life, who lives and reigns forever and ever. Amen. Please be seated for some announcements. Una ay ating po financial report ng ating po pinagagawa. So medyo malaki po yung ating gastos ngayong linggong ito. Ang ating po labor ay para sa apat na tao sa anim na araw ay 10,500. Ang expenses po natin malaki. Lahat-lahat ay umabot ng 44,721.75. So, bahagi po ng ating mga
halta tinatapos na yung first step. Tapos na, magdadalama at saka yung pinakahuli. Inaayos. Medyo mahirap kung magdadalap na matsuka. No? At saka medyo minamagayo natin. Then yung po ating may nag-request, Father, pagkagaman yung harap. May nagre-request na kung pwede sana yung kilit. Meron pa nga ang request na rin. Sana ay pati yung choir room. Ang kailan pa medyo mabigat. No? So, pero po ngayon, ang ating bukastos ay sa materials, 44,721.75 centavos. Labor, 10,500 equals 55,221.75 centavos. Ito po yung mga nagbigay. Josefa Versosa, 500. Wilma Dioneda, 1,000. Rose Bruga, 1,000. Cruz Family, 500. Anonymous, 1,000. Sally Diaz, 1,000. Anonymous, 1,000. Anonymous, 2,000. Felicia Rico and Family, 1,000. Health Ministry, 3,500. Total of 12,000. Plus, yung pong ating natira ng nakaraang linggo na 11,700. So 12,000 plus 11,700, 23,700. 23,700 minus 55,221.75. We have a deficit of 31,521.75 centavos. So ako po ay nangutaw na muna, papasalamat ang anak ko. At may nagtiwala ng pangutaw. So bahagi lang na po sa kasi gusto natin na kahit na paano ay matapos na muna. No? Kasi nahirap po kasi ito dahil sa yung ating trabaho ay siyempre kapag hindi natin maghahanap ng ibang trabaho ay hindi na magagal natin makukuha natin ang pagkakailangan natin. Katulad lang ang bawa dapat ano ang simula natin sabi nga natin ay noong May sa middle of May available na naman yung ating mga carpenter okay lang sabi ko hindi pwede middle of May kasi yung May alayan. So kaya, nagtanggap muna sila ng ibang trabaho. So nakuha natin sila ng middle of August. So, May, June, July. Mga tatlo at kalahating buwan bago muli natin sila nakuha. So kaya po, ay tingin muna natin, ay namamutak na muna tayo, napaayos lang muna natin ito, no? Magiging natin kung hanggang saan kung ating pwede mabigyan ng pagkukuro. O hanggang kailan din, hanggang kung hanggang magkano rin yung papautang sa atin. Pero matulad na ako na ipinalim sa banal na kasulatan, kung may mga dalawa na nagtitipon o hindi pa na magdasal ay ipagkakalungkol ng Diyos. So, sama-sama ko tayong manalangin para po sa ating pagawahin ng ating simbahan. At patuloy natin ipadaya sa pananalangis na tumulong. Pangalawa, meron po kami annual retreat kami mga pari ng Diocese ng San Pablo. Starting Monday, no? Sa Monday, may misa pa tayo. At saka sa Biyernes ng gabi. Pero Martes ng umaga, Lunes ng umaga, may misa tayo at Biyernes ng gabi. Pero Martes, Miyerkules at Huwebes, wala po muna tayong misa. Ako po ay nasa retreat. So, bawal po nang mamatay. Pero kung hindi kayo mapigilan, kasi walang magbibisa. Kasi dalawang passes kami pag-retreat. Itong pass po ito ay 80. 80 kami. So, pwede naman natin mahirap kung mayroon po mga religious
Yung kasi yung mga religious place, hindi kasama namin na mag-retreat, no? So, baka pwede na meron. Pero kami po mga sa diocese ay 80% ay kami ay kasama sa retreat. Mas maliit yung maiwan. So, maliit ang chance sa may makukuha mo na mahal. Maliit ba na lang kung available yung ating mga religious. Pero kung ano ba, hingin man ay isa sa patahan, hindi may marunay po sa Cura Paroka, sa parokya natin, sa opisina, at hindi natin kumahanap kahit ng pari na sa mimisa, o kung hindi man o ay lay minister, sa sitcon, maghanap din tayo ng pari. Hindi mo pwedeng lay minister sa sitcon. Talagang pari lang. So, ito po yun. Bagaman po ako ay nasa retreat next week, diretso pa rin po yung pagpapagawa natin. No? So, nagbili na po ko ng instruction, tsaka kita naman sa CCTV. No? So, yan, kita kayo. Ngayon sa CCTV, basta may internet. No? So, bahagi yun ako saan ay pwede ko naman ako i-monitor kahit naon sa cellphone, basta may internet ka. So, bahagi rin. Pero talaga kailangan na titignan ko, hindi baka pwede makaalis kapag tapos na ang mga session. So, ipanalangin yung buhangin annual retreat. At panghuli, may po pa naman na hindi mainig. Kaya huwag kalimutan uminom na maraming tubig. So pagka medyo mainig mo yung panahon na ito, mag-ingat tayo. So ngayon ay medyo malamig-lamig pa o ngayon, 29 degrees no? Centigrade, kahapon ay 32 degrees centigrade. Magsitayo po kayo. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and ask for God's blessing. Bestow pardon and peace, O Lord, we pray upon your faithful that they may be cleansed from every offense and serve you with untroubled hearts. Through Christ our Lord. Amen. May the Almighty God bless you all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love and mercy of our God. Praise be to God.